Okay mga Bok, ngayon medyo maulan. Ayan, nagbabadya na naman. Nadilim yung panahon. Bali ngayon, meron tayo dito, Aerox B2. Ito sa tropa natin, ito kumpare natin, kababata. Shoutout nga pala kay Gian Dakel. Yan. Lagi dito nagpapagawa sa shop. So ngayon, takbo ng Aerox B2 niya, 6,000 yung takbo. Ngayon, papalinis niya dahil may konti lang naman. Papalinis yung pang gilid. Ngayon, pagbukas natin, yan nga, medyo madumi. So ngayon, pakita ko sa inyo paano tayo maglinis ng pang gilid, step by step. So dito sa shop, meron tayong gamit na impact wrench. Yan, impact wrench, ingot attack. So sa mga walang impact wrench, pwede naman kayong gumamit ng Y-tool. So ngayon, di ko na napakita yung pagbaklas. Pero kung paano namin ibabalik mamaya, ganun lang din, yung binabaklas. Okay? So kailangan una muna itong air filter, yung takip, tanggalin nyo. Tapos tsaka yung takip nung panggilid. Tapos yung crankcase cover na. Okay? Tapos ito na yung bubungad sa inyo. So unang tatanggalin natin itong nut ng drive face. Size niyan 17mm. Okay, tanggalin natin. Yan. Okay. 17mm. So, gamit tayo ng lagayan. Ito, dito natin nilalagay yung mga parts ng lililis namin. So, ito, yung malaking washer, mataba yan. Huwag yung pagbabalik na rin yung kabit. Kaya tandaan nyo kung paano yung binaklas. Tapos, drive face. Yan, medyo madumi na yung drive face niya. Code niyan, 2DP. Tapos, may washer pa yan dito. Ayan o. Oh. Yan, huwag nyo iwawala yan. Napakalaga niyan, washer. Pulley washer, yung ibang tawag nila dyan. Tapos, tanggalin natin itong nut sa bell. Yung nagka-camera pala, may ari ah. Ito rin, huwag kayo magkakamali dito. Yung baliktad niyan, may gas-gas. Ito wala. So, pagbalik niyan, yung walang gas-gas nakaharap sa atin. Ayan o. Oh. Okay? Yung bell niya. Oh, medyo madumi na rin. Ayan. Oh, ayan, dumi oh. Kaya siya medyo nagdadrag na rin kasi sobrang dumi, dumudulas. Ayan, kapal. So yan, tanggalin natin tong torque drive tsaka yung belt. Okay. Oh, sa mga nagtatanong, code ng belt ng Aerox B2, ayan oh. B65. Okay, pare sila ng NMAX B2. B65. Okay. Tanggalin natin itong pulley. O, yung bushing. O, collar. O, kung ano pang tawag nyo dyan. O, ito. Mukhang maluwag na yung ano niya, slider piece. Kaya, maluwag na. Mas madumi na din yung pulley niya. Okay. So, bola niya. Jay, pasuyo nga ako ng timbangan ng bola para makita natin kung ilang grams to. Pero alam ko pares nito ng NMAX B2. 13 grams. Pero iano na rin natin. Timbangin natin para mapakita natin sa inyo kung ilang grams. Ito nga. Sobrang luwag na ng slider piece niya. Oh. Sobrang luwag na. Wala nang kapit. So papalitan natin ito mamaya. Isa rin to sa nagkukos ng dragging. Tsaka ingay sa panggilid. Yun. Sobrang luwag na. Kumbaga, malalaglag na ng kusa yan pagka, ayun, malalaglag na siya ng kusa. Ayun, sobrang luwag na. So, ito yung timbangan ng bola natin. Meron tayo sa shop. Yan, 0-0. Timbangin natin sa bola. Oh, 30. Hindi nga tayo nagkamali. 13 grams. Damn! Isa pa. 13. Oh, isa pa. 13. Yan, so 13. 13 grams ang stock na bola ng Aerox B2. Tapos pag natanggal nyo na yung pulley, meron pa ulit na isang washer yan dito. Ayan o. Huwag din kayo magkakamaling paglagay nyan. Yung flat sa likod, yung medyo paumbok sa harap. Yan. Yan, buti rin nagpalinis si Ian kasi may konting kalawang na yung ano nyo. Yung... kung sigunyal niya, may konting kalawang, so lilinisin natin yan.
isa sa nagko, kaya nag-stack up yung mga pool, mga backplate natin, tsaka bushing dahil dyan sa kalawak pag napabayaan niya. Pwede na! So ngayon, maganda na kayo ng ano, lagayan nyo naman, nalilinis nyo ng parts, okay? So ngayon, palinis natin dito, gasolina. So, sa gagamitin ng panlinis, kanya-kanya tayo ng diskarte, pero dito sa shop, gasolina. Bakit gasolina ginagamit namin sa shop? Iniiwasan namin yung kalawang. So, kasi katulad nito, itong dalawa na to, bakal yan. So, pag na nadampian ng tubig yan, magkakalawang na yan. Pag nagkalawang na yan, pwede mag-stack up yung ano nyo, yung backplate tsaka bushing niya. So, sakit sa ulo yun. Kaya hindi rin namin ginagawa na panlinis dito sa bone na may tubig. Kaya, gasolina lang. Yan. Brush lang, tapos malinis na basahan. Pagkapasahan, hangin. Okay. Tanggalin natin tong third drive. Size na itong nut na to, 39mm. Okay, tanggalin natin. Yan. 39mm, sukat. Yan, mapapansin nyo may pintura yan. Bakit may pintura? Kasi, yun o, pintura niya. Ang purpose niyan, para hindi kayo magkamali sa pagbalik. Yung may pintura, yun yung nakaharap sa inyo. Yung wala, yun yung nakaharap sa torque drive. Kalasin natin itong torque drive. Itong clutch lining, kalasin natin. Kasi, kung hindi nyo ito kakalasin, parang hindi nyo rin nilinis yan. So, gamit kayo ng pangtanggal ng silak, ayan. Flat screw na maliit. Ayan o. Ano nyo lang sa butas. Ayan, sikatin nyo lang yan. Matatanggal na yan. Ayan. Sa tatlo yan. Tatlo yung silak na yan. Ayan. Sa pa. So, tanggalin nyo lang tong plate na to. Pag ganyan, baliktad yan. Ayan o, may pintura ulit yan. Para hindi kayo magkamali ng balik. Tanggalin natin itong clutch spring. Ito yung clutch spring kasi sabi sa'yo. Yan. Gamit kayo na itong tools na to. Maganda siya. Pantanggal ng clutch spring. Ayan o. Pag dinidiinan ko, bumubuka siya. Baliktad. Ayan o. Tawag dito, circlip plier. Ayan. Mas madali nyo siyang matatanggal. Ito. Ayan. Tanggalin natin yung lining. Ikita nyo, sobrang dumi din yan, eh, no? Sobrang dumi para malinis natin. Bago nyo ilubog sa gasolina, tanggalin nyo muna tong goma na to. Yan, no? Parang damper nya. Tanggalin nyo muna. Tawag dito, clutch carrier. Sa kanya kasi nakalagay yung clutch lining. Kalasin na natin to torque drive. Ito muna yung center seat, yung pinakatakip. Kinakamay lang natin dito sa shop yan. Ayan o. Kinakamay lang yan. Ayan o. Yung pin, tanggalin lang natin para mahugot natin yung torque drive. Ayan. Papalitan natin ng grasa. Medyo maitim na rin yung grasa na ano, sa sobrang tagal na rin. Papalitan natin ng bagong grasa yan. Linisin muna natin tong ano, male torque drive. Okay, linisin natin yung tatlong pin, guide pin. So bago natin linisin tong torque drive, tanggalin muna natin yung o-ring. Okay. Itong crankcase nya, kaya makita nyo medyo madumi, daming itim-itim.
kasi natin. Wala na yung kalawang niya. Oh, wala na. Diba? So, ito na mga bok. Malinis na lahat. Ibabalik na natin. Pakita natin paano yung step-step na pagbalik. Okay. May bisita ulit tayo. Boss Joy, in the house. Yo. Shout out. Boss Joy dyan. Dito rin nagpapagawa lagi yan. So, una yung inano nating o-ring. Itinanggal natin, balik muna natin dito sa female torque drive. Yan, balik nyo lang yan. Shoot naman yan. Isa naman. Hindi kayo magkakamali dyan. Okay? Kunting buga-buga para maganda bigayan. Okay? Tapos, pasok natin sa male torque drive. Okay, dahan-dahan lang. Papasok yan, kaya matakot. Yan. Tabi muna natin yan. Tapos ngayon, balik natin itong clutch lining sa clutch carrier. Bago yun, balik muna natin itong damper na tatlo. Balik muna natin itong damper, tatlo yan. Huwag nyo kakalimutan. Okay. So bago natin balik yung lining, basahin lang natin ng konting-konti ng langis. Maganda yung hindi used oil. Basahin nyo lang yung pinaka ano niya, keno, yung pinaka bakal na nakatayo. Basahin lang ha, hindi baka buo sa inyo. Basahin nyo lang. Bakit natin nilalagyan ng langis? Para hindi mag-stack up yung clutch lining. Kaya papakita ko sa inyo ha, kabit natin yung clutch lining. Okay. So pag meron na yung langis, maganda na yung play niyan. Okay. Nagpi-play na siya ng mag-isa. Oh. Maganda na yung laro niya. Diba? Tapos punasan lang natin yung mga sobrang langis. Tapos balik natin tong clutch spring. Gamit ulit tong circlip plier. Yan. Yung mahaba, dito muna sa kabila. Ayan, mahaba muna, yun o. Yan. Yan. Ganyan lang magbalik ng ano, ng clutch spring. Madali lang. Tapos itong plate, yung takip dito. Hindi kayo magkakamali dyan kasi may guide dyan, yun o. Parang mga tuldok-tuldok. Ganyan ang pagbalik niyan. Hindi pa ganon. Pa ganyan. Okay? Tapos, balik natin yung silap. Okay. Yan. Tapos, ito, makikita yung silap. Meron yung flat na side. Yung iba, yung kabila may pakurba. Yung flat na side, dapat ganyan pagbalik niyan. Yung flat na kaharap sa atin. Yun. Okay. Okay na, mabok. So, pagbabalik na ito, meron tayong gamit na grasa, high temp, para hindi siya malulusaw sa init ng temperatura sa loob ng panggilid. Yan. Lagyan natin yung guide sa butas. Hindi kayo magkakamali dyan. Yan. Pag nalagay nyo na, lagyan nyo ngayon ng grasa. Pupunuin nyo yung kanal na yan. Huwag yung tipirin sa grasa yan, ha? Okay. Yan, ha? Kailangan punong-puno ng grasa yung mga buka. Yan. So, tatlo yan. Ganun ulit sa pangalawa at sa pangatlo. So, sa pagbabalik ng takip, ayan, kinakamay lang din namin to. Lagyan nyo lang ng konting langis, konting-konti lang para maganda yung pasok niya, hindi sumabit. Yan, kinakamay lang to ha. Hindi to sinisinsel. Ayan o. O, lagay. Push lang ng kamay. Hindi yan mahirap. Ayan o. Ba? Ito yung ano niya. Slider piece na bago na. Yamaha original pa rin. So ito na yung bago. Yan, makapit na yan. Yan. Hilahin mo yan. Ayan. Yan, makapit na. So kasi ito yung luma. Lima. Hilahin mo yung luma. Ayan. Huwag lang kapit. Yan.
Walang kapit, parang ex nyo. Boom! So okay pa naman yung bola ni Ian, kaya babalik natin yung stock niya. Okay, so ayan, nilagyan natin yung backplate. Ito, para maalagaan nyo tong sigunyal na to, lalagyan nyo ulit yan ng langis. Huwag rasa ha, langis lang. Babasain nyo lang yung pinakabakal na yan. Basain nyo lang, hindi nyo po bubuusan, hindi nyo pupunuin, babasain lang. Kasi pag nasobran to ng lagay, kakalad lang sa panggilid, magdadragging ka na naman kasi punong-puno na naman ng dudulas. So babasain nyo lang yan. So pagbasa na yan, ito rin, basain nyo rin to ng konti. Yan, basain nyo lang yung paligid niyan. Yan. Okay, basa na yan. Lagyan nyo na itong bushing. Okay, smooth siya, di ba? O, ito yung washer sa likod. Yung flat, nandun sa likod. Ang nakarap sa atin yung parang may pakurba. Lagay natin. Okay. Tapos lagay natin itong backplate. Nilalagay natin ng langis para hindi kalawangin. Okay. O, di ba? Smooth lang siya ipasok. Sana all. So, sunod. Ito na. Pulley washer. Okay. Yan. Okay. Pagkat sunod ng pulley washer, lagay nyo na tong belt. So may arrow yan. Nakaturo dapat sa kaliwa. Pag ganyan ang kabit. Okay. Sunod, drive face. Okay. Drive face. Dahan-dahan lang. May mga ngipin yan. Swak nyo lang sa ngipin ng sigunyal. Dahan-dahan. Huwag yung, yan, papasok naman yan eh. Huwag yung pilitin pag ayaw. Itong washer, yung flat ulit, nakaharap doon, yung medyo pa-kurba sa atin. Tsaka may gasgas siya ng nut, kaya hindi kayo magkakamali. Yan, pag ganyan ang balik niyan. So sa nut, hindi kayo magkakamali dito kasi may guide naman yan. Ayan. So sa impact natin, naka-low, na-setting siya, low lang, pagpahigpit. Baka kasi masira yung tread. Okay, pagka nabuo nyo na yung torque drive, sunod nyo yung lagay yung spring. Baliktara naman yan, kahit mag walang ano yan, walang proper na yan, at baliktad yan, okay lang yan. Sunod natin itong torque drive. Okay. Yan. Tapos, itong ano, 39mm na nut, may pintura, yan yung nakaharap sa atin. Para hindi kayo magkamali. Gamitan nyo lang ng pinagbabawal na technique. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Yung isang paa nyo. Yan, lubog nyo lang. Pag nandyan na yung nadulo na, pasok nyo na yung nut. Okay. Liyain natin yung lining nya para matanggal yung mga dumi. Tulad ng gasolina, carbon, alikabok, grasa, sama-sama na. Pero dapat gamit yung liya, mataas yung ano, grit. Ito, 600 to. Kung may 1,000 kayo, mas maganda yun. Palabasin nyo lang dati yung kulay nya. Yan. Konti lang, huwag nyong puputpurin. Palabasin nyo lang yung dating kulay. Okay, goods na yan. Huwag nyong liliyain to ng ano ha. Mga 100 grit, 200. Huwag, kailangan mga 600 pataas. Yan, palabasin nyo lang yung dating kulay. Goods na yan. Para maganda ulit yung kapit nila sa bell. Okay, tapos yung bell naman. Yung pinagliyaan nyo sa lining, liyaan nyo rin sa bell para matanggal din yung mga kumapit dyan na gasolina, grasa, carbon, alikabok, para maganda ulit ang kapit. Buga. Buga. Tapos ngayon, lalagyan natin ng grasa itong ano nya, axle ng torque drive. Dito tayo naglalagay sa dulo ha, para hindi na natin lagyan yung loob. Yan, punuin nyo lang yan. Pag puno na yan, tsaka nyo ipasok yung torque drive. Pagka may grasa na yan, pasok nyo yung torque drive para pumasok yung grasa sa loob. Yan. Ikot nyo. Okay. Nasa loob na yung grasa. Paano masabi? Okay. So lahat nung lumabas, wag tanggalin nyo na yan. Hindi na yan kasama. Sobra yan. Pag di nyo tinanggal yan, kakalat lang sa loob yan. Magkukos pa yan ng dragging kasi dudulas. So
So ngayon, pwede natin ibalik tong 12 drive. I-press nyo lang. Tapos sabik nyo nga sa bed. Okay, press. Tapos pasok nyo na sa 12 drive. Sa axle. Okay. Punasan nyo lang yung mga lumabas na glasa. Okay. So, pwede natin tumbalik yung bell. Okay. Okay, yung nut. Hindi tayo magkakamali dyan kasi ito may gasgas. Ito wala. So, yung wala nakaharap sa atin. Okay. Andali mo, Jay. Sa crankcase, lagyan nyo to ng grasa. Konting-konti lang. Parang gakulangot lang. Kasi pag nasobra nyo to ng grasa, nakalat lang sa panggilid dyan. Yan. Goods na yan. So ito, mahalaga to. Itong doubles na to. Nandito yan. So para hindi rin kalawangin, lagyan din natin ng konting langis. Ayan o. Kasi pag yan kinain ng kalawang, mahirapan na kayong paklasin yan. Yun. Ilangis na. Okay na. So, balik na natin yung mga tornilyo. Dito hindi kayo magkakamali ng pagbabalik ng tornilyo kasi iisa lang ang sukat niyan. Lahat yan 8mm, tas yung haba niya pare-parehas. Okay? Hindi kayo magkakamali dyan. Okay? So, sa pagbabalik ng tornilyo, kailangan pag-cross muna para magandang higpit. So, dito muna tayo magsimula. So, pag-cross, dito tayo susunod. Para yung tamang lapat ng crankcase makuha natin. So, pagka dito, taas. Yan. Tapos, pa-cross. Yan. So, pag nagawa nyo yung pa-cross, pwede nyo nang higpitan ng sakto lang. Okay, sakto lang. Pa-cross, pa-X. Up, pababa. Yan. Tapos ulit. So, pag nagawa nyo na yung pa-cross, yung mga natitira, kahit ano na yan, kaya sunod-sunod nyo na yan. So, ito, nililinisin namin itong, ano niya, yung plastic na cover, tsaka yung foam niya. Nililinisin na namin yan. Sa pagbabalik ng cover, yung may kulay, nakaharap sa atin. Yan, pag-ganyan na lang. Pag-ganyan ang tamang balik niyan. Okay, tapos balik natin to. Okay. Tapos balik natin tong mga ano niya, tornilyo niya. Okay. So, balik na natin yung ano niya. Nilinis na rin ni AJ yan. Ayan, malinis, malinis. Okay. Okay, balik na natin. Ito, susut nyo lang yan dito. Ano, pag-ganyan. Okay. So, balik na natin yung mga screw niya. Okay. So, huling ilalagay natin itong dalawang 10mm na bolt. Ito yung nandito sa may humahawak sa air filter natin. May dalawang bolt din ito. Yan. So yan yan, 10mm yan. Hindi rin kayo magkakamali dyan, pares na nasukat yan. Okay, so test drive natin. The next day. Smooth na naman yung takbo. Lakas naman arangkada. Naka JBT type kasi yan. Version 3. Okay.